Aba, nabother pala doon si Jessica. Tulad ng kwento sa atin na Lamika. Nakita doon nila nakakot ng mga damo lang. Naku, buti na lang tayo may maayos na trabaho after college. Eh, di ba nawala yun after graduation ng high school? Baka di na nag-college yan. Mayaman ang pamilya ni Jessica, pero hindi lamang talaga siya pala kwento. At lalong hindi mayabang ang kanyang pamilya. Halos parang mga normal lamang ang buhay nila. Kahit pa, sila ang nagmamay-ari ng ilang lupain sa kanilang lugar. Dahil sa pagiging tahimik si Jessica, marami ang nangaasar sa kanya sa eskwelahan, lalo pat makikita nilang madalas ay itlog na may kamatis ang baon nito. Uy, Jessica! Ano na naman bang ulam natin dyan? Wala ka na bang ibang uulamin? Pambubuska ng mga ito. Sa totoo lang, maraming pagkain sila Jessica. Ngunit palagi niya nire-regret sa kanyang yaya na mag-isa ng itlog na may kamatis dahil nasasarapan siya dito at ito ang kanyang paborito. Bakit? Anong masama kung mag-ulam ako ng itlog at kamatis? Masarap kaya? Diinggit pa kayo? Eh di gumaya kayo. Galit niya ang sagot sa mga kaklase niya. Naku, hindi ah. Buti pa ako fried chicken yung ulam ko. Sagot nito. Siya ang tawag sa kanya ay kinamatis ng itlog. High school na sila, ngunit patuloy pa rin ang mga ito sa pambubuhay. Nang makatapos naman ng high school, ay kaagad na nagmanila ito para magkolehiyo. Anak, dito ka na muna sa Manila magkolehiyo. Kahit kasi mas maganda ang paaralan dito kumpara sa probinsya natin. Sige po, ma'am, para naman makalayo ako sa mga bully kong classmates. Sagot ni Jessica. Eh, bakit ba naman kasi palaging kamatis at ilog ang binabaon mo? Sabi niya ng yaya mo sa akin. Eh, mami, paborito ko po yun eh. Tsaka masarap. Ani Jessica. Kung sa bagay, wala namang kaso sa akin talaga yun eh. O siya anak, mag-iingat ka dito, ha? Opo, mami. Salamat po. Sa Maynila na nga nagtapos ng kolehiyo si Jessica. Sa mabilis na paglipas ng 4 na taon. Pagkatapos ng graduation, ay umuwi itong muli sa probinsya. Mami, dito na po ako. Masaya ang bungad niya dito. O anak, nakarating ka na pala. Namiss kita ng sobra. Sabay yakap sa anak niya. Namiss din kita, Mami, ng sobra-sobra. Sagot naman ni Jessica. Oh, tamang-tama. Nagpaluto ako ng tanghalian kay Manang. Kasama yung paborito mo, itlog na may kamati. Wika ng Mami niya. Yan, ayos, Mami. Mapapasubo ako ng kain dito. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, ay kaagad namang nagtungo si Jessica sa kubo. Ma'am Jessica, dumating po pala kayo. Pati ng trabahador niya. Opo, Manang. Kanina lang po. Kamusta naman po ang farm, Manang? Pangangamusta ni Jessica. Ay, ma'am. Mula nung nag-Maynila naman po kayo, ma'am, di naman po napabayaan ang farm. Marami din po tayong harvest na pananim at may mga bago din panin sa mga halaman. Aba, mabuti naman pala kung ganun. Masayang sagot ni Jessica. Miss na din po kayo dito, ma'am. Ang tagal niyo po sa Maynila. Sabi ng trabahador. Miss na miss ko na rin po sila. Eto nga po, may dala po akong pasalubong para sa mga bata. Habang nagpapahinga si Jessica sa maliit na kubo, ay nakita sila ng dati niyang kaklase ng high school. Teka sis, di ba si Jessica yun? Yung kaklase natin ng high school? Yung palagi nag-uulam ng itlog na may kamatis? Aba, nga no. Siya nga yun. Hindi na rin talaga nagbago ang buhay, no? Ayan, trabahador sa farm. Natatawang pamalalait ng mga dating kaklase. Ano pa nga bang aasahan mo? Eh dati nga, araw-araw ang ulam, itlog at kamati. Baka ngayon nag-upgrade na. Pritong galunggong. Tara na nga. At baka mahuli pa tayo sa trabaho. Ang dami ko pa namang calls kagabi. Kakapuyat din pala mag-call center. Naku, oo. Pero mas nakakapagod namang maging trabahador ng farm tulad ni Jessica. Marami sa mga kaklase noon ni Jessica ang may kanya-kanya ng mga trabaho. Ang iba ay sa call center,
guard, at ang iba naman ay may mga negosyo. Ngunit si Jessica ay may-ari naman ng halos lahat ng farm sa kanilang lugar. At sa galing nitong makisama sa mga tao, pati ang pagpapatakbo ng negosyo, ay dumami palalo ang farm niya sa kanilang probinsya. Isang araw, ay nakatanggap ng tawag si Jessica. "Hello, Jessica ba to?" tanong na nasa kabilang meeting. "Yes, ako nga. Sino to?" tanong naman ni Jessica. "Hello, Jessica. Si Danny ko to. Yung kaklase mo nung high school. Magkakaroon kasi tayo ng reunion sa darating na buwan. Bali, naasahan namin yung lahat na makakapunta. Go ka ba, Jessica?" tanong nito. "Sige. Sabihin niyo lang ako kung anong mismo date. Tsaka, ano nga palang maitutulong ko sa reunion natin?" "Ay, sige, update kita. As of now, wala pa tayong food." Sagot ni Danica. "Ah, ganun ba? O sige, send mo na lang sa akin yung mismong date, yung venue, tsaka kung ilan yung mga atin. Ako nang bahala sa catering." "Hala, talaga ba, Jessica? Aba, thank you. Mukhang big time ka na talaga." "Hindi naman, Danica, sobra ka naman. Sagot ko lang naman yung food. Hindi naman lahat ng preparasyon." Sige. O, tatawag na lang ulit ako for the venue and date, tsaka sa iba pang detail." At naputol na ang tawag. Wala namang kaso kung siya ang sasagot ng food. Dahil may small business, nabubuksan din sila na catering service. Habang namamalagi sa farm si Jessica, ay talagang hands-on din ito doon. Nagbubuhat, nagtatabas, at nagtatanim din. Nakasuot lang din siya ng long sleeve, kung minsan ay kupas na polo, at pantalon na tinirmahan ng bota. "Ma'am, kami na po dyan. Kumain na lang po kayo doon," ani ng isa sa kanyang mga trabahador. "Naku, okay lang po ako. Mauna na po kayong kumain, manong at manang," sagot naman ni Jessica. "Naku, ma'am, hintay na lang po namin kayo para sabay-sabay tayo," ani ng kanyang mga trabahador. Mamaya na po natin ituloy ito. Kumain na lang po muna tayo," nakangiting sabi ni Jessica. At masayang nagsalo silang tatlo. Kumain sila ng isda, kamatis at itlog na pula, nilagang talong at ang sawsaw na bagoong nili. "Ay, dimiss ko talaga mga pagkain ganito," masayang wika ni Jessica. "Naku, oo ma'am, masarap talaga yung mga yan. Sa Maynila kasi, halos lahat fast food. Palaging walang mga lutong pagkain halos." "Naku ma'am, ibang-iba talaga ang probinsya at Maynila ano?" ay manang sinabi niyo pa. Habang kumakain sila, magkakasama namang naglalakad ang kanyang mga kaklase ng high school para puntahan ang iba pa nilang kaklase na hindi nila makontak. At nakita nila si Jessica. "Jessica, andito ka pala. Dito ka ba nagtatrabaho?" tanong ng kaklase niyang lalaki. "Oo, dito nga," matipid na sagot ni Jessica. "Pupuntahan lang namin yung iba pa nating kaklase ng high school para masabihan," ani ng lalaki niyang kaklase. "Okay," sagot naman ni Jessica. "O sige Jessica, tutuloy na kami." Paalam na mga ito. Habang naglalakad palayo, ay pinag-uusapan ng tatlong lalaki sina Jessica. "Aba, nabother pala doon si Jessica. Tulad ng kwento sa atin ng Lamika. Nakita doon nila nakakot ng mga damo yan," ani ng isa. "Naku, buti na lang tayo may maayos na trabaho after college," ani naman ang isa pa. "Di ba nawala yun after graduation ng high school? Baka din na nag-college yan," sabi naman ang isa pa. "Naku, tama na nga yan. Mahirap na nga yung tao, pinag-usapan pa natin. Katukin nyo na lang itong mga bahay ng iba pa nating kaklase." Buong akala ng mga kaklase niyang nakakita sa kanya ay mahirap ang buhay niya. Bagay na kabaligtad naman sa totoong buhay ni Jessica. "Ma'am, bakit po hindi niyo sinabi kanina sa mga kaklase niyo na kayo ang may-ari nito?" "Naku, okay lang. Hindi naman po dapat pinagsasabi yung mga yan.
Wala naman po sa akin kahit anong isipin nila. Sa bagay nga, ma'am, may punto ka dyan. Pagkatapos nga ng trabaho nila ng araw na yun, ay umuwi niya rin si Jessica sa malaki at apat na palabag niya ng bahay. Biglang nagring ulit ang telepono niya. Hello? Bungad ni Jessica. Jessica, si Danica to. Update na kita sa venue. Doon na raw sa isang sikat na restaurant sa bayan. Sagot naman yun ang isa pa natin sa klase. Bali, sa cater, ikaw nang bahalang magpa-set up doon. Bali, sa pangalawang linggo siya ngayong buwan, sa Wednesday. Until midnight tayo doon, ha? Ani, Danica. Okay, salamat, Danica. Walang problema. Ako nang bahalang makipag-coordinate sa caterer. Okay, salamat. See you sa reunion. Okay. Matipid na sagot niya. Sa isip-isip niya, makikita niya ang mga damuhong mga kaklase na noon na puro pang-aasar sa kanyang ginagawa. Pero pupunta pa rin siya bilang paggalang sa batch nila. Dumating naman ang mami niya galing Canada dahil sa isang business trip. Oh, mami, dumating ka na pala. Kumusta ang trip? Naku, anak. Enjoy na enjoy. At don't worry, marami akong pasalubong sa'yo nandyan sa bag ko. Naku, thank you, mami. Kumain na po ba kayo? Oh, anak, kumain na ako kanina. Magpahinga na muna kayo, mami. Mukhang napagod kayo talaga. Oo, anak, may jet lag pa. Sige, akit na ako ha, matutulog na ako. Kaagad naman niyang tiningnan ang mga pasalubong ng mami niya na na-request niya dito. Ito ay mga gamit na pambata na siyang ipamimigay niya bukas para sa mga anak ng trabahador nila. Ang gaganda naman ng mga to. Tiyak na matutuwa ang mga bata bukas. Saad niya sa kanyang sari. Kaagad na niyang inayos ang dadalhin kinabukasan sa farm. Kinabukasan, Manang, Manong, makikisuyo na po ako sa inyo na tawagin na po yung mga bata. Lahat po ay may pasalubong na uwi ni Mami. Ay sige ho, Ma'am. Ani Manong at Manong. Kaagad namang nagsipuntahan ng mga bata at pumila ng maani. Mga gamit sa school, bag at mga abubot ang ipinamigay ni Jessica. Salamat po Ate Jessica. Sabay yakap ng bata. You're welcome. Nakangiti din naman niyang sagot nito. Naku ma'am, salamat po sa mga pasalubong para sa mga bata. Tuwang-tuwa po sila. Ani Manong. Naku wala po yun Manong. Masaya po ako kapag masaya mga bata dito. Matapos noon ay tinawagan niya ang coordinator ng kanilang catering services para magtungo sa venue ng reunion at isettle na agad ang lahat ng mga dapat ayun. Ma'am Jessica, okay na po, napuntahan ko na po yung venue. Napaayos na rin po yung mga dadalhin bukas. Ready na po ang lahat. Ani ng kanilang staff sa catering service. Naku, thank you talaga ha. No problem po, Ma'am Jessica. Naghanda na rin siya ng susuotin niya para kinabukasan. Isang fitted dress ang kanyang napili dahil talaga namang sexy siya at maputi pa. Maaga rin siyang natulog para makapag-beauty rest. Kinabukasan, kaagad na inuusan ng makeup artist si Jessica at lalong lumutang ang ganda ng mukha nito. Perfect! Saad ng makeup artist. Thank you, Madam. I'm Jessica. Habang nasa venue naman ng reunion, halos nandun na lahat ang mga kaklase niya. Magsisimula na tayo ng program. Si Jessica na lang ang wala pa. Saad ng babae na kaklase niya. Okay lang, habol na lang siya. Sagot naman ng host. Maya-maya lang ay dumating na si Jessica sakay ng kotse niya. Agupansin ang kanyang pagdating. Yan, arriving na pala si Jessica. Makakapagsimula na tayo. Ani host. Habang nakaupo naman sila sa isang mahabang mesa, nagsimula ng magkumustahan at alamin ng mga trabaho ng bawat isa. Ako, isa na akong pulis ngayon. Ako naman nagko-call center. Malaking sahod eh. Sagot naman ang isa pa. Ako, sa bangko ako. Eh, ikaw pala Jessica, saan ka nag-work? Biglang tanong naman sa kanya. Sa farm. Ha? Eh, magkano yung sahod mo doon? Tanong pa ng mga ito.
Honestly, ako yung may-ari ng farm na yon. Mas gusto ko lang na hands-on kasi kakauwi ko lang galing Manila. Oh, sa'yo yun? Nag-college ka pa ba? Tanong pa nito. Oo, nagtapos ako sa UP Business Administration ng summa cum laude. Owner din pala ako ng mga lupain dito. Sagot niya. Ay, ganun pa na. Pero mas malaki yung farm sa kabilang bayan kumpara yun sa'yo. Actually, ako rin yung owner nun. Halos lahat na yata ng farm dito sa probinsya natin nabili ko na. Sagot niya nang matapos na ang tanong. Wow, ang yaman mo na pala. Akala namin trabahador ka sa farm. Well, congrats Jessica. Ang masayang bati nila. Halos hindi sila makapaniwala sa mga nalaman nila na napakayaman pala ni Jessica. Tandaan natin na huwag tayong humusga sa kapwa base lamang sa ating nalalaman o nakikita. Mas mahalaga ang pananatili natin maging mapagkumbaba.